Good morning, welcome back sa ating channel. So, kumusta ang lahat dito sa aking YouTube channel, mga bibi? So, hindi po lahat ng nagtitrade or nagbabay ng crypto is laging panalo. Meron ding talo dyan. Pero as long as na yung binili mong token, hindi mo pa binibenta, hindi ka patalo dyan. Example, bumili ako ng token na Mononoke na 500 pesos. And then, kinahaponan, nagulat ako kasi naging 200 siya. Okay. So, ano bang gagawin ko dyan? Nalugi na yata ako. Diyos ko Lord, parang hindi ko na kaya to. Parang ganun ang nararamdaman natin, nafe-feel natin. Pero sabi ko sa inyo mga bibi, hanggat hindi mo pa binibinta yung token na nabili mo ng 500 pesos, hindi ka pa matatawag na lugi dyan. Ang gagawin mo lamang ay hintayin mo lang siya na tumaas dun sa price na nabili mo. Kaya dapat, before tayo bumili ng mga token na gusto natin or ng mga token na binablog ng mga vlogger, i-dior muna natin. Kumbaga, search muna natin, pag-aaralan natin yung kanyang candle, kung talagang pwede na ba tayong bumili. Kasi kung minsan, bili lang tayo ng bili, tapos hindi natin pinag-aaralan yung mga candle-candle niya, nakabili pala tayo doon sa pinaka-high na or pinaka-mataas na niya na price. So, diba? Tapos, pag syempre, of course, pag merong mataas, merong bababa dyan. Kapag sobrang taas na niya, tapos doon kayo nakabili sa tuktok, yun na nga mga bibi, babagsak yung price na yan, tapos mahihirapan, ganyan. Kumbaga, hihintayin mo na naman siya na tumaas, na mas tumaas pa doon sa ganun. So, before kayo bumili, hindi pwede na kapag sinabi ko na, uy, bumili kayo nito, bibili na kaagad kayo. Dapat, tingnan nyo muna yung kandal. Pag-aaralan nyo muna kung talagang nagpula siya, tapos tingin nyo, mas mura na siya, bumaba na siya, doon kayo bumili. Huwag kayong bumili kapag ang kandal ay naka-green pa siya. Ibig sabihin nun, mataas yung token na yun. So, dapat, pag bumili kayo, yung baba na siya, mababa na siya. So, ganun yung ginagawa ng mga expert na traders. Hinihintay nila na bumaba, hindi sila atat bumili mga bibi. Basta nakikita nila, pinag-aaralan nila, hindi yung bili ka na ng bili. Tulad nung sa akin dati na wala pa akong alam hanggang sa unti-unti ko siyang nalaman. So, ganun pala yung pagbili, buy the dip and sell high. Okay? Hindi yung baliktad ang gawin mo, buy high, sell low. Parang ganun ang mangyayari kasi naiinis ka na. Bumili ako ng 500 tapos naging 200, scam na yata ako. So, hindi ganun mga bebe. Dapat, pag-aaralan nyo muna before kayo magbigay na or mag-invest sa token na ito. Pero as long as hindi po mo pa naman siya bininta, hindi ka pa matatawag na lugi doon. Hanggat, ihintayin mo lang siya at hindi natin alam kung hanggang kailan siya tataas. Tataas pa ba siya or kailan ba or next year, 2020, 2050 na siya tataas. Ganun.